start natin i-chop, guys, ay ang ating dried spinach. Lagyan ko ng base na damit para hindi maingay ang ating chopper. Set aside natin. Dried and chubby. Next, ang ating shallot. Gamit tayo ng spatula. Lemongrass. Ulitin ko, gusto ko pinong-pino to. Chili. Gugupitin ko lang siya, guys, para medyo mas madali. Dried chili po ito. Ibinabad ko po siya sa tubig para lumambot. So, malambot na ngayon. Gugupitin natin. Ito-fry na natin ang ating sambal belacan. Ang sarap niya, guys. Napakasarap pong chili. Appetizer. Ano, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Initin lang natin. Unahin ko ang ating minced shallot.
pag mainit na or nagpa-brownish na ang ating shallot, isusunod ko ang ating dried anchovy. Haluin lang natin ang haluin para even ang kanyang pagka-brown. Not very brown naman po. Yung alam mo nang may lalabas na yung kanyang aroma, saka lang natin ilalagay ang ating ibang ingredients. Pero unahin natin ang ating dried anchovy para mas maganda. Haluin muna natin ang ating limegrass para yung amoy ay mas mabango. Naaamoy ko na guys, ang amoy ng tanglad, lemongrass, at saka yung shallot. Ilalagay na natin to minced, dried, and chubby. Tingnan nyo, kahit ang daming mantika, mamaya maglalaho na yan. Susunod na rin natin guys ang ating dried shrimp. Ayan, wala tayong mantika, kaya kahit gano'ng karami yung mantika, ayan, kinain na ng ating ingredients. Wala pa yung ano dyan. Wala pa yung ating chili dyan. Chili. Hayaan natin siyang ganito lang. Isa-isa dito hanggang 5 minutes. Siya manghang naman siya dito guys. Basta matikman yun mo, napakasarap guys. Hinaan natin ang apoy ng konti. Ilalagay na natin guys ang ating tamarind paste. Simmer pa rin siya hanggang makikita na natin nagmamantika na siya guys. Yung mantika niya, yung mantika, yung cooking oil plus coconut oil. Haluin lang natin paminsan-minsan. Guys, so ang dami ng mantika na lumalabas. Pintag-pintag na siya. Super wow na po yan. Tigman natin. Wow.
Malinis na ang lasa. May konting mantika. Diba? Ay. Yan ang tinatawag kong sambal belacan. Na masarap kahit kanin lang, kanin na may kata. Wow. Yung nasi lamang. Ito ang kaparis po ng nasi.